sa mundo ng boxing, si Senator Manny Pacquiao ay nakilala sa napakabilis nitong mga suntok. At ang MMA fighter naman na si Francis Ngannou ang may hawak ng record na may pinakamalakas na suntok sa buong mundo. Umaabot ang puwersa ng suntok niya sa 96 horsepower o parang nabangga ka ng sasakyan sa top speed nito. Sa video naman na ito, kikilalanin natin ang hayop na may pinakamabilis at pinakamalakas na suntok sa buong mundo. At atin ding aalamin ang iba pang kamangha-manghang mga abilidad nito. Ang mantis shrimp o alupihang dagat. Malamang guys ay nakakita na kayo nito o nakakain na kayo. Sino ba naman ang mag-aakala na ang nakatakam-takam na lamang dagat na ito ang nagtataglay na may pinakamabilis at pinakamalakas na suntok sa buong animal kingdom. Ang mantis shrimp ay isang klase ng crustacean na tinatawag na stomatopods na kamag-anak naman ng mga hipon. May dalawang uri ang mantis shrimp. Ito ang tinatawag na spearers at ang mga smashers. Ang smashers na mantis shrimp ang may pinakamabilis at pinakamalakas na suntok. Sa laki lamang nito na 6 inches ay hindi mo aakalaing nagtataglay ito ng pambihirang lakas. Karaniwang diet ng mga smashers mantis shrimp ay ang mga molasses, mga alimango at hipon. Sa tigas ng mga shells ng alimango at mga molasses ay kinakailangan talaga nito ng matinding pwersa upang mawasak nila ang mga balat at bahay ng mga kanilang pagkain. Nagagawa nitong wasakin nang walang kahirap-hirap ang mga shell ng kanyang target dahil sa kanyang mistulang boxing gloves ng mga galamay. Ang suntok nito ay kayang wasakin ang matigas na shell. May bilis ang kanyang suntok na 23 meters per second o 50 times na mas mabilis sa pagkisap ng ating mga mata. Ay hahalin tulad ito sa bilis ng bala ng kalibre 22 na baril at may pwersa ang suntok nito na aabot sa 3,300 pounds o 2,500 times ng sariling bigat nito. Isa pa sa nakakamangha sa suntok nito ay sa sobrang bilis ay lumilikha ito ng maliit na vacuum na tinatawag na cavitation bubbles. Ito ang napakabilis na pag-i-evaporate ng tubig sa paligid ng clubs nito. Sa sandaling nag-release ng atake, ang mantis shrimp ay panandaliang nagiging napakababa ng pressure sa paligid nito. Ito ang superheated bubbles o cavitation bubbles. Ang sobrang pagbaba ng pressure ay nagiging sanhi upang kumulo ang tubig at mag-evaporate ng napakabilis. Ang maliliit na bubbles na ito ay sinasabi ng mga scientist na aabot ang temperatura nito na kasing init ng araw. Dahil dito ay nakakalikha ito ng maliliit na electric lights at shockwave na mas nakakapagbigay ng dobling damage sa target. Nagagawa ito ng mantis shrimp dahil sa kanilang parang spring mechanism ng mga gloves. Maihahalin tulad natin ito sa isang crossbow at i-release ng biglaan. Nasagot na ng mga scientists kung bakit nagagawang masustain ng mga mantis shrimp ang lakas ng impact ng suntok nila nang hindi nasasaktan. Taglay ng mga hammer clubs nito ang special shock absorbent core. Meron itong tatlong layers ng minerals at fibers. Kayang i-absorb ng paulit-ulit ang impact ng suntok. At sinisiguro din ito na halos ang lahat ng impact ng suntok ay mapupunta sa target at hindi babalik sa mantis shrimp. Pinag-aaralan na ito ng mga saintipiko upang magamit ng tao. Sinusubukan nilang gayahin ang structure ng hammer clubs nito na posibleng magamit sa paggawa ng kaha ng kotse upang mas mabawasan ang impact kung sakaling ito ay mababangga, gayon na din sa mga sports helmet. Hindi lang suntok nito ang kamangha-mangha, maging ang mga mata nito. Yung mga tao ay may tig isang iris sa mata na tinatawag itong binocular. Sa mantis shrimp naman ay may tatlong iris sa bawat mata nito o hexnocular. Kaya nitong tumingin sa magkakaibang interaksyon ng sabay-sabay. Yung mga tao ay may tatlo lamang na color receptors na sensitibo sa wavelengths of light na kulay ng pula, asul at berde. Samantala sa mantis shrimp naman ay may 12 hanggang 16 na color receptors. Kaya nilang makita ang ultraviolet lights at maging polarized lights. Ang kanilang polarized vision ay kayang ma-detect maging ang cancer cells na nasa early stage pa lamang. Sila ang may pinakasopistigadong mata sa lahat ng nilalang sa buong mundo. Ang kakayahang ito
ay nais ding gayahin ng mga saintipiko upang magamit ng mga tao. Nais nilang lumikha na isang kamera na tulad ng mata ng mantis shrimp na tiyak makakasip ito ng madaming buhay. Talaga namang kamangha-mangha ang nilalang na ito. Guys, para sa mas madami pang videos na may dagdag kaalaman at mga kwentong kakaiba, ay mag-subscribe at i-click lang ang mga video link na lalabas. Thanks for watching, God bless, and see you sa next video.